Ayos ko lang, sir. Wow. Maganda ba ano, Koy? Parang Koy? Ano naman, maliwanag naman, sir. Sige, direkta na lang din, sir, ano, about dun sa COVID. Ano yung, anong wala yung tanong dun? Ano yung tanong? Yung complete na question sa number one, ay sa first question. Sa inyong palagay lang to, sir, bakit lumobo yung kaso ng COVID noon sa Caloocan? Tapos umabot pa sa lockdown ng ilang mga piling lugar sa Caloocan. Parang... Bakit lumobo? Yes, sir. Yung tanong eh. Bakit lumobo? Ayun, sir, parang ano lang din. Ikakat ko naman kasi sa sir. Kumbaga, kung naka-record naman na siya ngayon, pero ikakat-cut ko kasi yan eh. Kumbaga may narrator, tapos papasok yung video nyo, sir. Tapos yung about sa issue, tapos papasok yung video nyo. So ikakat-cut ko sa sir. So yung first question, sige sir. Ano? Sige, ayun natin yung una. Sir, doon lang tayo sa inyo pong palagay, bakit po lumobo ang kaso ng COVID noon? Pag gumanan ako, tapos na. Parang, hindi sir, kahit hindi kahit naman dire-diretso sir, ikakat ko na lang sir, ikakat ko naman. Natural na conversation lang. Parang natural lang na conversation sir, ikakat ko na lang din sir. Okay, okay. Lamig na ito mamaya. Sige, question na lang po. Question. And sir, sa inyo pong palagay, bakit po lumobo yung kaso ng COVID noon sa Caloocan? Na umabot pa ito sa lockdown ng mga ilang piling lugar dito sa Caloocan. So, yun yung tanong natin, ano? Bakit lumobo at nagkaroon ng lockdown? Opo. Sa iba't ibang barangay dito sa lungsod ng Caloocan. Actually, hindi lang naman Caloocan yung naapektuhan ng tinatawag nating COVID-19. Napakarami pang karatig lungsod. So, ngayon, lumobo yan dahil na rin nga, unang-una, pandemya yan. At actually, it's aerial, no? Aerial yung virus na yan. Kaya actually, talagang lolobo yan. Ang mangyayari na lang dyan, gumawa na lang ng hakbang ang pamamalang lungsod sa pamumuno ni Mayor o Kamalapitan kung papaano masosolusyonan yung problema na yan. Kasi hindi natin mapipigilan ng paglobo niyan. Kahit sa parte ng mundo, talagang lolobo yung COVID-19 na yan. Oh, yun sir. No, nabanggit niyo sir yung mga preparasyon na ginawa ng municipality natin. So ano-ano yun sir para kung sakali mapigilan man lang yung paglobo ng COVID dito sa ating... Contact tracing, yung mga yan. Yung contact tracing na yan. At actually, yung ano pa, diba, unang-una dyan, yung social distancing. Tapos yung pagsusuot ng face mask saka ng face shield. Kailangan yun, napakahalaga nun. Upang hindi kumalat yung virus na yan. So, ang ginawa dyan ng ating pamahalang lungsod upang mapigilan yung paglaganap ng pandemya na yan, ng virus na yan, ay unang-una, syempre, kumuha tayo ng mga bakuna para mailapat sa ating mga mamamayan at makaiwas dyan sa COVID na yan. At isa pa, nagkaroon tayo ng contact tracing, no? Contact tracing para unang-una makaiwas yung ating mga kababayan at yung mga may sakit na ay ginagawa natin ng paraan upang sila ay mapagaling, no? So yun ang mga ginagawang hakbang dito sa ating lungsod ng Caloocan. Actually, hindi talaga pinabayaan dito ni Mayor Oka yung mga mamamayan ng Caloocan dahil talagang nung mangyari yan mula nung umpisa talagang 100% nakabantay talaga kami lahat dyan. No? Isa pa, masasabi ko, nakakatuwa dahil nagkaroon ng COVID-19 at ang mayor natin, si Mayor Oka, talagang puspusan yung pagtulong sa mga mamamayan. No? Ewan ko lang kung hindi si Mayor Oka ang naging mayor ngayon kung tumama itong COVID-19 na ito. Kaya, si Mayor Oka talaga the best. Sa inyong palagay naman, sir, about naman sa
ekonomiya ng Caloocan. Kamusta yung naging ekonomiya, sir, ng Caloocan during pandemic? Yung ekonomiya naman ng Caloocan, syempre, hindi naman natin ma... hindi naman natin masasabi na ngayon, umunlad yung ating lungsod. Ang nangyari lang dyan, syempre, na manipulate ng ating government na yung economy dito para na rin sa kapakanan ng mga negosyante rito, dahil nga unang-una nagsara yung ibang mga kumpanya nga dahil nga sa COVID-19. At syempre, pag nangyari yan, magkakaroon tayo ng problema in terms of yung mga mamimili ay actually hindi siya talaga makakapag-purchase, dahil nga unang-una sila rin ay nawala ng trabaho, nawala ng hanap buhay. Pero tumutulong, no, yung ating pamahalaang lokal, no, sa pamumuno ni Mayor Oka talaga, na mabigyan ng kahit papaano, no, tulong pinansyal yung ating mga mamamayan dito sa ating lungsod. At una-una, syempre, yung mga relief goods, yan, yung mga relief goods, yung mga bigas, dilata na ibinibigay sa mga mamamayan dito sa District 1 at District 2. No, napakalaking tulong noon. So, unang-una, yun ang ginawa dito sa ating lungsod. At isa pa, tinutulungan din ni la Mayor Oka ang DSWD. Kasi nga, di ba, yung mga nawalan ng trabaho, binigyan ng mga tulong pinansyal ng DSWD. Sila rin ang gumawa ng paraan para mapaayos, no? Maisaayos natin yung pamamahagi ng mga ibinigay, no, ng pamahalaang nasyonal katulong ng pamahalaang lokal. Kaya nga dito, sabi ko nga, napaka-importante ng pamahalaang lokal, no, upang matulungan ng pamahalaang nasyonal. Kaso dito sa pamahalaang lokal natin, syempre nahahati ito, may mga barangay nito, 188 barangays ang ating lungsod, eh. Syempre yung iba dyan na mga barangay kapitan, punong barangay, tumutulong kay Mayor Oka. Yung iba naman, medyo naliligaw ng landas. No, pero karamihan naman ng mga punong barangay dito sa ating lungsod ay talagang sumusuporta kay Mayor Oka. O, syempre, una-una. Shake your body, baby, do that conga.